in my heart a melody on the first verse now. There's sweet in my heart a melody. Jesus whispers, sit and low. Fear that I am with thee, peace be still. In all ebbs and flow. Jesus, Jesus, Jesus. Awit mo tayo lahat. Sweetest name I know fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my life with pain. Jesus sweep across the broken strings, serious lumbering chords again. All together now. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wind, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. Though sometimes He leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, sees all the way. Jesus, 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 Jesus in my heart, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon He's coming back to welcome me. Far beyond the starry sky, I shall wing my flight to world unknown. I shall reign with Him on high. Jesus, 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 Jesus in my heart, sweetest name I know, fills my longing, keeps me singing as I go. Okay, tawagin po natin ang ating scripture reading. Good morning po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa The Book of Psalms, chapter 59, verse 1 to 17. Magkaroon po tayo salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Pagdating po sa verse 17, sabay-sabay po tayo. Say amen po, pagdadyan na po kayo. Verse 1, deliver me from mine enemies, O my God, defend me from them that rise up against me. For Lord, they lie in wait for my soul, the mighty are gathered against me, not for my transgressions, nor for my sin, O Lord. Thou therefore, O Lord, God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressors. Selah. Behold, they belch out with their mouth, swords are in their lips, for who say they that hear? Because of His strength will I wait upon Thee, for God is my defense. Slay them not, lest my people forget. Scatter them by the power, and bring them down, O Lord, our shield. Consume them in wrath, consume them, that they may not let them know that
God ruleth in Jacob unto the ends of the earth, Selah. Let them wander up and down for meat and grudge if they be not satisfied. Verse 17, unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense and the God of my mercy. Sige po, manatili po tayo na katayo. Tayo po'y manalangin. Let's bow our head, let's pray. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa bagong umaga na ipinagkaloob mo. Maraming salamat po sa pagpapalang nakamit namin itong buong sanlinggo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat nyo. At ngayon nga po ay nandito kami sa bahay sambahan and we know we are victorious in spite ng mga trials, mga temptation. At we're still here at kami po yung nagsama-sama to fellowship each other. At makasama ka rin po, Panginoon, at maitasang yung pangalan. Nang una po, Lord, patawad po sa mga kasalanan aming nagawa. Maging karapat-dapat po kami sa iyong pagpapala ngayong umaga. At dalangin nga po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na patungo po rito. Lord, ingatan mo. Gayun din naman po yung aming mga naimbitahan. Ingatan po sila, makadalo po sila. Makasama namin sa iyong hapagkainan ng pagpapala. Magkaroon po ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. At sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, sa iyo po namin iaalay. Maitaas po ang inyong pangalan, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, ikaw pa rin po ang aming mabigyan ng galak. Maraming maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa papungawit. Amen. Makit po tayo. Follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet water flow. Everywhere he leads me I would follow, follow on, walking in his footsteps till the crown be won. Follow, follow, I would follow, I would follow on, follow, follow, I would follow Jesus. Follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. Danger cannot frighten me if my Lord is near. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. I will follow on. Down in the valley or my apple mountain steep, just beside. Lead me safely in the path that he has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Pwede na po tayong umupo. Amen! Magandang umaga po! Ayun, isulitin ko po ulit, ha? Lakasan niyo po. Magandang umaga po! Amen! Happy Lord's Day po! At tayo po'y matagumpay at tayo po'y nandito. Amen! At tayo nagpapasalamat sa bawat isa sa kantahan natin, di ba? Saya na agad yung ating atmosphere na settle na, di ba? Amen! At gusto ko nga para maging masaya tayo, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, repeat after me po, ha? Salamat! Salamat sa'yo! Nakadalo ka ngayon! At naligo! Amen! Amen! Dako na po tayo sa ating pong announcement. At, tika lang, sabihin nyo pala, at nag-toothbrush din. Amen! Okay, sige po, tago na po tayo sa ating pong mga announcement.
Ang ating pong prayer meeting every Wednesday po yan, 6:30 po. At dyan po natin dadalhin ang ating panalangin. Ating pong Saturday watch, 6 a.m. po ng umaga po yan. Sama po kayo. At yung ating good news classes, pagkatapos po niyang Saturday watch, meron po tayong good news classes, visitation. Every Saturday po yan, alas 8 po ang gathering po natin dito. At mamaya po, yung ating pong sport fest afternoon, PM service po. Yung ating pong mga nanalo sa tryout nung last Sunday, yun po, maglalaban na po kayo ng pakanalan ba yun? Yung nakita ko sa ano eh. Okay. So, yung mga players po at yung mga team, supportahan po natin, amen, para maging masaya po yung fellowship. Diyan po yan mamaya sa Abangan Bowling Center po. At bawat grupo, pag kayo po ay supportahan po natin yung ating pong mga players po dyan. At yung ating pong pinaghahandaan na 13 Thanksgiving anniversary po sa August 20. Malapit na po yan. Sa middle na po tayo ng June. Amen? Ano na lang ba yun? Ilang weeks na lang ba yun? Ay, July pala. Konting-konti na lang po yan. At atin na pong anniversary, Thanksgiving anniversary po dito sa ating lugar. Ngayon po, tayo po ay dadako sa pinaka-importante na bahagi po ng ating pong announcement. Ito po, papatunayan ko sa inyo, importante talaga. Kasi po, pag ito'y nabanggit ang pangalan, magpapalakpakan at mag-amen ang mga members dito. Amen? Pakita po natin na sila po ay importante. Amen? Sa ating pong mga bisita, kayo po ang importante dito. Sa araw ng Linggo. Amen? Ngayon yung pagdalo. Papatunayan po yan ang aming mga members. Tatawagin ko po. Bisita po ni Nanay Melit at Tatay Manny. Isa pa lang to, ha? Amen? Siya po ay si Eric Tolentino. Di ba? Isa pa lang yan. Amen. Salamat po, sir. Kayo po ay nakadalo. Siya po ay taga Mikawayan, Bulacan. Pangalawa po nating bisita. Bisita pa rin po ni Tatay Manny. Mas malakas to. Bangan nyo. Susunod. Amen. Si Kuya Alvin Valero. Amen. Siya po ay taga Ubando. Ubando, Bulacan. Amen. Meron po pong karagdagan. Ito po, pangatlo. Parang draft pick to eh, no? Parang NBA, ano? Pangatlo po, si Richard Munares. Bisita po ni Kuya Renly Francisco. Salamat po, sir. Ito po. Bisita pa rin po ni Tatay Manny, mag-asawa po, Randy Niel Coronado. Amen. Amen. At tumako po tayo, meron po tayong mga visiting brethren. Amen. Malakas rin to. Importante tao rin po eh, no? Abangan nyo po ah. Mas malakas. Ayan po ang ating visiting brethren ay nanggaling po sa Lifehouse Christian Baptist Church. Si Kuya, ano ba to? Babae, lalaki, Lynn Pascual. Amen. Babae po siya. Amen. Ito pa po. Visiting brethren po, kasama po ng ating speaker. Si Rowena Isles. Ayun, amen. Ayun, inaabangan ko po, kala ko doon manggagaling kasi sabi Isle eh. Joke. Okay, ito po, visiting brethren po. Si June Isles. Amen. Maraming salamat po, sir. At yan po ang ating pong mga bisita, regular at visiting
welcome po kayo uli sa ating pong church, sa aming pong church. At dumako po tayo sa ating pong birthday celebrants for July po. Ayon, ito po ang ating mga regalo. July 16, happy birthday sa iyo, Melissa Rabanal. Andiyan po ba? Ate Mel, andiyan po kayo? Wala po siya. July 20. Ayan po, wala po ito sigurado. Si Nanay Taleng po, bigay na lang po natin. Amen. Pero palakpakan nyo, birthday Nanay Taleng. Amen. July 20 pa rin po, John Carlo Martin. Amen. Ito Brad, ang iyong regalo. Amen. Sige po, tayo po tayo lahat. Welcome po natin ang bawat isa. Kantahin po natin ating welcome song. And after po niyan, yung ating pong birthday song para sa mga... Nagagalak ako. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus, babati ko sa'yo ay pagpalain ka na madama mo rin pag-ibig ng Amen. Ama. Huwag kang mahihiya, makipagkamayan, magsabi ng amen at magdalanginan. Andog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat, maraming salamat. Nagagalak ako, pakita niyo po yung galak. Amen. Maingiti. Sa ating pagsamba, purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka nang madama mo rin pag-ibig ng Ama. Makipagkamay, magsabi ng amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat. Happy birthday song! Happy birthday to you. Kamayan po natin yung birthday celebrants. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, sige po. Ayan. So nakita ko na po si Ate Mel. Ate Mel, happy birthday uli sa'yo. Ito yung regalo mo. Please come forward po. Para Ate Mel. Wait, there's more. May bibigay po si... Ayo. Pinagandaan po nila yan. Amen. Binigyan po ng flowers. May flowers. At dahil po dyan... Opo. Feeding po natin. Schedule of feeding po next Sunday. Sister Nancy Lozada. At yung ating pong flower, Ate Mel, yung pong flower na yan. Hindi po ikaw. Si ano po, Sister Weng Carlos, yung ating flower po. Amen? Ngayon po, anda na po ba kayong makarinig ng ating pong mga nagagandahang makalangit na mga awitin? Amen? So tawagin po muna natin ating God's Heritage. Susundan po yan ang ating pong special number na trio. Amen? Ito po sila.
Trio na po. Next po yung trio. Good morning po. Good morning po. And you
just can't see him. Remember, still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. His is the master plan. He holds the future in his hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, and he sees the first and the last. And like a tapestry, he's weaving you and me to someday be just like him. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. God be the glory for us. Amen. Sige po, meron po tayong kapagsalita. At magpapakilala po ay ating pong pastor. Sige po. Good morning po, mga kapatid. Amen. Bago ko po introduce yung ating kapagsalita, na kahapon po, nag-umpisa na yung bagong bayanihan dito po sa ating munisipyo. Na merong mga, ilan yun? 37 ba? 37 po na mga surrenderees. Yung mga, ano po, mga drug dependent. Na nakapagturo po tayo dyan. Salamat din kay Chloe. Si Chloe po gumawa nung outline ko eh. At sabi ko, ayos to si Chloe eh. Kaso aalis na eh. Biglang hugot, ano? So, bali po yung pagtaga-abangan, sure, ay walo. Tama ba? Walo, Staria? Walo, pitong babae, isa lang ang lalaki. Kaya ngayon pong linggo na ito, eh, kailangan maipalo up po yun. So, siguro, kailangan ko po ng babae na makakasama po doon dahil pito po yung babae. Alam niyo naman ako, masyadong mataas yung issue sa akin. Kaya kailangan samahan niyo ako dito. So, at ang kagandahan po doon, na yung pong lahat na yun, tumanggap kahapon sa Panginoon. Ano po, yung alam, mga kasama ko nagtuturo doon, mga Pentecostal, Katoliko, okay lang. No? Hindi naman doctrinal to, gusto lang namin mabago itong mga ito. At ang naging, ano nga, ay yun nga po, no? Tumanggap sila sa Panginoon. Sa walong Sabado po, natuturuan po yan.
No? So bukas kahapon po ako, ang susunod na turo ko po sa kanila ay yung panghuli na. Yung nga lang, every week po, no, binibisita ko po yung mga yan. Ano po? So panalangin nyo lang, mga kapatid, yung pong programa po na yan. Pilot po kasi ito eh, kauna-unahan. Gusto nila maging matagumpay. Ano po? At naging maayos naman kahapon po, no? Kaya patuloy nyo po yung panalangin. Nawa ito pong mga, yung mga iba pong ano, mga ano, taga-abangan na nando doon, naka-attend na rito sa atin eh. Sabi, alam niyo ba yung simba? Opo, naka-attend na po. Buti na, opo, member po nga ako dyan eh. Sabi ko, patay kang bata ka. Buti lang sabi, naka-attend lang. Ano po, hindi sinabing member siya. And anyway, mga kapatid, ano po, isang opportunity na naman po ito na binuksan ng Panginoon. So, patuloy lang po natin ipanalangin. Ano po? Medyo hinaan nyo nga yung dalawa dito sa gitna. Makamasilaw yung ating tagapagsalita. Sabagay, kailangan ng tagapagsalita talaga natin na mas maliwanag na ilaw eh. Natawa tuloy asawa. Ngayon po mga kapatid, ano? Ito pong ating pong tagapagsalita. Hindi na po iba sa atin ito. Na yung mga nauna pong member dito na nakasama, na siya po ang nag-layout at nakatulong po natin naghukay ng pundasyon. Ano po? Na kaya kasama namin nahuhulog sa butas po yan ang pundasyon ng araw. Na hanggat, basta lahat po, yung mga buhos po dito, yung unang flooring po natin, doon po sa ground floor. Ano po? At sila po yung naging bahagi ng ating church. Na yung nga lang, nakapagtrabaho nga po. Si ito rin po ating tagapagsalita. Sila po yung gumawa niyang NLEX na yan eh. Na kasama po siya dyan. Kaya marami pong mga materialis na NLEX na ilagay dito yata eh. Kaya pati NLEX may bahagi po dito sa ating... Hindi, mga pako lang naman. Yung mga black screw. Na? So, purihin ang Panginoon. At nakita po kami doon kay Pastor Abante. Ngayon po, nandoon na po sila sa Abu Dhabi yun, tama? Al-Hain. Okay, na? Siya po ay preacher po ni Pastor Abante Jr., na? Si Pastor BMA doon po. And he is doing good. Na? Talagang ginagamit po sila mag-asawa. Na? Yung kanyang asawa, si Lord na, tayo ka nga. Ayan, amen. Praise the Lord. Ano po? Mga naging bahagi pa ng adult ladies. Ito pong mag-asawa na ito, actually po. Matagal hindi nakapag-anak yan. Nagkaroon ng anak eh. Ilan taon yon? 5. Ano po? Mula nung pinatungan sila ni Pastor Belmonte, nagkaanak eh. May po pinatungan sa kamay. Yun nilay over. Pinag-pray. Nagkaanak po. Ngayon ilan na anak nyo? 3. Nasunod-sunod po yun ha. Nagkasunod-sunod. Ano po, at malalaki na rin yung mga anak po nila. So, alam niyo po, yung aking puso'y nagagalak dahil kaya po, itong ating speaker po, nakabalik dito po sa atin. Na nung huli siya pong dumalaw dito, dalaw lang, dinalaw niya lang po ako. Nakwentuhan lang kami daw sa kwarto sa baba. Ano po, hindi pa ganito po ito. Sabi ko, badalawin mo naman yung pinaghirapan mo rin. Na? Sabi niya, basta nakikita ko naman po sa ano, sa internet daw, nakikita tayo. Pero sabi ko, iba yung actual. So, kiniloob ng Panginoon na makapiling po natin siya ngayon at magbibigay pa po ng mensahe sa atin. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo at atin po i-welcome si Preacher Jojo Quisana po ng Metropolitan Ecclesia, Bible Baptist Ecclesia na Al-Hain Congregation na Abu Dhabi. Radyo. Magandang umaga po. Isa pong malaking pribilehyo makatayo dito sa pulpito ng ating pastor. Okay. Malaki po itong church nyo. Laki po yung pinagbago. No? Sanay po ako, yung church namin sa Alain, siguro dito, hanggang doon, maliit lang po yun. Kaya nakakapanibago pong tumayo sa malaki. No? Anyway, purihin po ang Panginoon, ano? Okay. So, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng mga awit. Book of Psalm, chapter 90. Book of Psalm, chapter 90. Dati po, wala ako sa salamin. Ngayon, meron na rin.
Okay, Book of Psalm, chapter 90, verse 12. Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay. Psalm chapter 90, verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Tayo po'y manalangin. Tagilang Diyos, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na maging bahagi, Panginoon, ng church na ito, O Diyos. Kapagsalita, Panginoon, sa iyong mga pinili, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pasbutihing pastor, aming pastor, si Pastor Boots, Panginoon, na nagpapatuloy, na naglilingkod sa inyo, sa mga men dito. Salamat, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan, anumang karumihan na nagawa ko, O Diyos, gawin mo pong marapat. Ngayon lingkod, gawin mo po akong daluyan ng pagpapala, Panginoon. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang magligtas, Panginoon, sa mga wala pang pagkakilala sa inyo. Salamat po na marami po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Amen. Okay, upo po tayo. Magandang umaga po uli. Okay. Yung psalmist po, the psalmist, ito pong na Psalm 90, hindi po lingid sa inyong kalaman. Ito po ay awit, no? Kaya nga pinangungkalan, Psalm, ito po'y awit, no? But ito rin po ay panalangin. Okay? So, yung psalmist po, the psalmist is praying to God. Siya po ay nananalangin. Okay? Ano po ang panalangin niya dito? So, teach us, no? Teach us to number our days. Okay? Teach us to number our days. Okay? That we may apply our hearts into wisdom. Okay? Kung sa Tagalog po yung pinamagatan ko po na number your days. For they are few. Okay? Sa Tagalog po, bilangin mo ang araw mo. Pagkato, kaunti na lang. Okay? So, bakit po, why, itong psalmist po, no? Bakit po yung psalmist, okay, nanalangin ng ganito? Bakit nga po ba? Okay? Because we don't care for tomorrow. Wala po tayong pakialam sa bukas. Okay? Maari, may pakialam tayo dun sa ating mga savings. Sa mga insurances, ako po, meron na akong tawag dito, St. Peter. Oh, yung tatay ko, nung siya ay buhay pa, nagpagawa na siya ng nicho. Oo. Oh. Okay? So, but we don't care. Wala po tayong pakialam, okay, doon po sa mga araw na darating, or doon sa bukas, or ibig sabihin, doon po sa ating spiritual na buhay. Okay, kung mayroon pong pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalagang bagay na pinagkatiwala po ang Diyos sa atin, yun po yung oras. Yun po yung mga araw. Yun po yung mga yung mga oras na binigay sa atin. Okay? So, it is his petition that God would give us awareness for tomorrow. Kanya nga sabi ng psalmist, teach us to number our days. Teach us for number our days. Okay. Parang, ang bilis po ng mga araw, no? Kung kailan lang po, naghuhukay po kami dyan sa baba nun, no? Yung pala, 20 years na ang nakalipas. Oh, napakadali po ng mga araw. Okay. Kanya nga po, may isa po akong halimbawa dito, no? Doon po sa Luke chapter 16, no? Mayroon po rito ng isang tao. Yan. Okay. Thank you. So Luke 16, doon po sa Luke chapter 16 verse 19. Okay? Basahin po natin 'yan. Luke chapter 16 verse 19. Okay. There was a certain rich man which was clothed in purple and a fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid in his gate full of sores,
and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And besides, all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither he can pass to us that would come from thence. Verse 27, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went into them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rose from the dead. So dito po sa ating binasa, mayroon pong tatlong characters dito, no? Si rich man, si Lazarus, and Abraham. Okay? So dito po, the rich man never invested time for God. Doon po tayo, tingnan po muna natin dito. Si rich man, no? Si rich man po never invested his time for God. Okay? Hindi po siya natutong magbilang nung kanyang oras. Okay? He is busy with his wealth. He is busy with the affairs of this world. Oh, he is busy in pleasure. Busy mo. He is busy to accumulate his wealth. Oh, sa pera, pera, at pera. Yun po ang inisip nito. So, it does not come to his mind how many days or the days or yung kanyang araw pa na natitira. Because the Bible says, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Oh, death is an appointed time. Hindi po appointment. Yung appointment, pwede po nating i-postpone yan. But it is appointed time. Dumating po doon sa oras na yun, etong ano, si Richman, namatay. Oh, kahit gano'n ka kayaman, kahit gano'n ka kabata, no? Doon po sa UAE, may isang anak ng sheikh, no? Mayaman, mahilig sa sports yun. At the age of 30s, namatay po. So, wala pong kinalaman ang yaman dyan. Pag sinabi ng Panginoon, hanggang dyan ka na lang, tapos ka na. Okay? So, ganun po nangyari dito kay Richman. Okay? So, one day, his days are over. Wala na po siyang magawa. Okay? So, nandun po yung remorse sa kanyang... The days are over, he found himself in hell. Okay? Tormented day and night. Sino po dito sa inyo napaso? Sa aming mga bisita, sino po sa inyo napaso dito? Kung napaso kayo, seconds lang yan. But ang pinag-uusapan po dito, day and night, 24/7, eternity po ang pinag-uusapan dito eh. Oh, day and night. Okay? So ito po yung nararanasan, tormented. Oh? Okay? Ito po sa aming first time visitors, or even po doon sa mga members of this church, okay? So, doon sa aming pong congregation, inuulit-ulit po ito. Meron parati akong hindi ko po inawala yung pong evangelism or yung ano, yung salvation sa aking preaching. Bakit? Remember the parable of the 10 virgins. Okay? The parable of the 10 virgins, hindi po, yun po, para sa mga believers, doon po sa mga
professing Christian din. Oo, hindi po yun sa mga tagalabas. Oo, kaya sabi ko, baka mayroon pang, at mayroon pong naliligtas. Mayroon more than 10 years, yung binaptize ni Pastor BMA noon, giver, millionaire giver. Oo, millionaire giver po, isa po sa mga millionaire giver doon, more than 2 years pong nag-a-attend dyan. And then, naligtas po. Oo. So, okay. So, tutuloy po tayo. So, sabi po nito, kaya nga po, sabi nito ng ano, nung psalmist ng, Lord, teach us to number our days. For they are few. Okay? Or out. Okay? Ito po is aking, ano lang po, introduction pa lang po to, no? Okay, so dako na po tayo sa ating message. So, teach us to number our days because they are few. Okay, message. Punta na po tayo sa ating mensahe. So, teach us to number of days for they are few. Okay? Bilangin natin ang mga araw natin pagkat ito po ay kakaunti. Kakaunti na. Hindi natin alam, okay? Ang Panginoon po, malapit na dumating. His coming is imminent. Oh, sabi nga nung isang pastor, any moment. Amen. Any moment, pwede pong dumating ang Panginoon. Kaya, teach us to number our days, for they are few. Okay? So, how can we utilize our days? Okay? Yung mga nalalading araw natin, papaano po natin ito magagamit ng tama? Oo? Kailangan po magamit natin ito ng tama. Sabi ko nga kanina, oo, wala pong pinaka-importanting pinagkatiwala ng Diyos sa atin kung hindi po yung oras. Okay? Pag dumaan yan, it's just a history. History na lang yan. Oo, kaya lang nga po, dapat po natin gamitin ng tama yung mga oras na yan. Oo, teach us to number our days, for they are few. Okay? Paano po natin? Set a proper priorities. Okay? Paano po natin magagamit ng tama o ma-utilize yung mga oras na ginamit ng Panginoon? Okay? Set a proper priorities. Okay? So, nung ako nandito po, nung nabalik ako dito noon, ginawa po yung, ginagawa namin yung North Luzon Expressway, gusto ko pong ang akin, wala po sa vocabulary ko yung maging preacher or maging pastor. Sabi ko kay Pastor Boots, Pastor, gusto ko pong mag-attend nung ano, magsisitin lang ako doon sa Bible school. Bakit? Hanggang Bible study leader lang, okay na po ako doon. Bible study leader lang. Bakit? Wala akong maituro. Gusto kong mag-Bible study, pero wala po, masyado pang mababaw. Sabi ni Pastor, hindi. Mag-enroll ka dyan. Kaya lang, hindi ko rin natapos yung isang semester. Pero almost. Oo. Okay? So, okay. Yung ating oras. How can we utilize our days? Number one po, seeking God. Okay? Seeking God. Okay. Okay. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, memory verse po yan, familiar verse. Okay, well, pag pinag-usapan po yung kingdom of God, tatlo po yan. Okay, una, the heaven where God's throne is. Okay, heaven where God's throne is. Okay, pangalawa, Christ's millennial reign. Okay? Kingdom of God din po yan. Okay? Pero dito po tayo sa tatlo. Ha? Dito tayo sa tatlo. Ano po yun? Christ in you. Okay? Christ in you. Okay? Oh, ano po ang sabi doon sa 1 John 5:12? He that hath the Son of God hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Okay? Siya na may anak ng Diyos o may Kristo, oh, ay may buhay. Ah, hindi po buhay dito, but buhay doon sa langit. Okay? He that hath the Son of God hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Okay? So, ibig sabihin, si Kristo po
Saan po nakatira si Kristo? Puso natin. Yeah. Christ in you. Okay? Dito po tayo mag-concentrate. Okay? Seek the King in the kingdom. Okay? Kung si Christ po ang nasa puso mo, kung seek Christ in the kingdom. Okay? Kingdom of God. Okay? Kung kingdom of God, pag ikaw po is pupunta doon, ang normal na ginagawa po ng mga delegates from isang bansa to another bansa, no? Ang ginagawa nila, magre-report muna sila doon sa hari. Okay? Kung may gagawin sila roon na activities, report muna sila doon sa hari. Okay? Okay? So, seek the King in the kingdom. Okay? Jeremiah 29:3, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Okay? And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Okay? Actually, wala pong tao na naghahanap sa Panginoon. Wala po. Okay? Kanya nga po tayo inutusan, seek God. Okay? Seek ye first the kingdom of God. So, wala pong naghahanap. Isaiah, okay. So, ano po natin? Isaiah 55 verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Okay? Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Hanapin po natin. Okay? Okay, bakit? Wala po. O wala pong naghahanap sa Diyos. Sabi rito, utos po yan. Okay? Seek ye the Lord while he may be found. Okay? That's a clear instruction. Seek the King in the kingdom. Okay? So, bakit? Ano po yung mga dahilan? Because there is none that seeketh God. Okay? Sa aming mga first time visitor, tayo po ay inimbita, right? Oo? Tayo po ay inimbita. Okay? Tayo po ay hinanap ng Diyos. Okay? Sabi nga, sabi po doon sa Romans chapter 3 verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala pong naghahanap sa Diyos. Okay? Oo. Wala pong naghahanap. It's very clear. Okay? But ang Panginoon po, pumunta rito, Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sa amin po mga first time visitor, ang Panginoon po pumunta rito para hanapin. Gumamit po ng tao para hanapin kayo. Okay? Lahat, because lahat po tayo nawawala. Oo? The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Okay? So, hinanap po tayo ng Diyos. Okay? Okay. So, isa pong halimbawa, bigyan ko kayo ng illustration. Ang Panginoon po, naghanda po yan ng isang dining table. Naghanda po siya. Oo. Nandyan na po ang pagkain. At lahat po tayo, isang halimbawa, tayo po yung nagugutom na wala, dumating yung pagkakataon na wala po tayong makain. Halimbawa lang po. Okay? So, kailangan po natin kumain para mabuhay, right? So, ang Diyos po, nag-prepare po yan ng pagkain. Oh, nasa table. So, anong sabi na parang, come and dine. Come and dine. Okay? Ang pagkain po, libre. Oh, ang tubig, libre po. Okay? So, para po tayo mabuhay. Ganon din po yung kaligtasan. Oh, libre po yan. Regalo po yan ng Diyos. Okay? Seeking God or seek God. Okay? It's like, because kaya po kami nag-saturate, nag-witness. Because ang tao po kailangan po makapakinig. No? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Okay? So, next po, bakit po kailangan na mga kadahilanan po na bakit po kailangan hanapin ang Panginoon? To be your King in your life. To be your King in your life. So ngayon po, sino po ang hari, sino po ang nagpapatakbo ng buhay natin? Okay? Sa aming mga first time visitor, sa aping po mga members, sino ang nagpapatakbo ng buhay natin? Yung hari. Diba? Kung sino ang hari diyan sa puso mo, siya po ang nagpapatakbo ng buhay mo. Oh, yung puso natin, illustration 'yan, no? Meron po diyang trono. Oh.
Kumbaga dito sa Pilipinas, siyang po yung Malacanang. Okay? So, lahat ng order nandun. Nandun yan. Diyan po nang gagaling yan. So, ang tanong, who is the king in your life? Okay? So, yan po yung isang kadahilanan. Bakit po kailangan nating hanapin? O, ang Panginoon. Okay? Bakit nga po? Christ to be the preeminent, to be preeminence in your life. Or ibig sabihin, to be first in rank in influence do sa buhay mo. Okay? He is the head of the body, the church, no? Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Or do sa Greek word, pretion, o might be the first, o siya yung una sa buhay mo. O, hindi po yung ating sarili, but siya po, si Kristo dapat, ang hari, siyang una doon sa buhay mo. Okay? First in rank, in dignity, in honor, in power, he has the preeminence doon sa buhay natin. Okay? So, si Queen Victoria, no, si Queen Victoria po ay kokoronahan, no, in England. Okay? Okay, when Queen Victoria was crowned, it is said that at a signal in the ceremonies, the old coronation hymn was to be sung. When they came to the words, yung pong kinakanta natin, and crown him Lord of all. So, all the high-born ladies and lords of the realm were bent their knees. Oh, lumuhod po lahat yan. Okay? While the queen wearing a new crown was to rise and bowed her head. When the ceremonies reached the singing of all hail power of Jesus' name, let angel prostrate fall from bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Then all of them fell on their knees. Lahat po yan, yung ulo niya, binendin niya nila. Lahat po ng tao doon. Okay, royal blood yan, kaya hindi. Lahat po, yung ulo, binend nila. At talagang doon sa kanyang tuhod na nandun sa lupa. Okay? Likewise, okay, then all of fell not there. And the Queen of England likewise fell down as the suppliant, the crowned Christ of her Lord and Lord of all. Okay? Si Queen Elizabeth, nung kinround, bow din siya. Oo, because ang Panginoong Jesus lang po. Oo, royal blood, wala po. Ang Panginoon pa rin po, ang hari. Lord of all. Siya pa rin yung kanyang Panginoon. Okay. Kailangan po natin, we need the King in our lives and the King of Kings and the Lord of Lords. Number two, God is not looking for our righteousness. Huh? God is not looking for our righteousness because wala po naman tayong righteousness. But the righteousness of Christ. Huh? But the righteousness of Christ in you. Oh, kung may Christ ka, kung talagang ang Panginoon nasa puso mo, nasa iyo po ang righteousness ng Panginoon. Okay. So, Matthew 6:33, andun po yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God is not looking for our righteousness, but the righteousness of Christ in you, in us. Okay? So, number three, to be a Savior to us. Sa amin po mga bisita, to be a Savior to us. Okay? Isaiah chapter 43 verse 11. Isaiah 43 verse 11. I am the Lord, and beside me there is no Savior. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our hope. Okay? Jesus Christ, which is our hope. Sa Panginoong Jesus lang po. Marami po ang nakakakilala sa Panginoong Jesus, pero hindi nila. Basta kilala lang. Hanggang doon na lang. Religion, yes. Pero hindi po tayo ililigtas ng reliyon. Or even itong Baptist, hindi po tayo ililigtas ng Baptist. Yung tinuturo ng Baptist, ito po ang magliligtas sa atin. Because wala pong reliyon na nagpapako sa krus. Okay? So, kailangan po natin ng Savior. Hindi po sapat na may reliyon tayo.
hindi po sapat na kilala natin si Kristo. Okay? So Luke chapter 2 verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Okay? So, mayroon po dito, may isa po ang illustration dito. So, Psalm chapter 40 verse 2. Psalm chapter 40 verse 2. Sabi po dito sa Psalm 40 verse 2, "He brought me up also out in the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings." Okay? So, si King, ito po ay hinalintulad, no? Doon po sa isang yung tayo po, no? Is nandun tayo sa isang kumunoy. Halimbawa, isang hukay. Pag ikaw gumalaw dyan, lulubog ka. Doon sa Middle East, meron po tinatawag doon na yung parang buhangin na tawag. Pag ikaw nalusot doon, yung quicksand, yan. Quicksand, meron po doon. Parang ganun. Pag ikaw is nalubog doon, patay ka na. Doon po tayo, isa pong ilustrasyon yon na ang tao na walang relasyon sa Panginoong Jesus, ito po ay kagaya nung isang tao na nasa kumunoy or nandun sa quicksand. Wala kang kapag-apag-asa doon. Oo. Because tayo po ay nakadestined nandun sa impyerno. Oh, for the wages of sin is death. Oh, we are all sinners. Lahat po tayo makasalanan. For there is, sabi ng Bible, "For there is none righteous, no, not one." Oh, for the wages of sin is death. Ayan. Makasalanan ka, anong kabayaran ng kasalanan mo? Kamatayan. Wala pong pinagkaiba ito rito. Ang ginawa ng Savior, ng Panginoon, "He brought me up also out in upon a horrible pit, out of the miry clay." Oh, anong ginawa ng Panginoon? Inalis siya. Oh, doon po sa kumunoy. Because wala po siyang kakayanan unless na may isang tao na malakas na buhating kap mula doon sa kumunoy. Okay? Yung pong sabi nitong psalmist, "He brought me up also out upon horrible pit and out of miry clay and set my feet upon a rock and established my goings." Oh, hindi lang po, hindi lang siya inalis doon sa kumunoy, but established my goings. So, ganun po ang Panginoon. Inuulit ko, we need a Savior. We need a Savior. Our first time visitor, hindi sapat na naniniwala kay Kristo. Matthew 7:21, "Not everyone who saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Oh, hindi po kasalapat. Oh, hindi sapat na kilala ang Panginoon. Okay? Kung babasahin mo yung tuloy-tuloy na yun, na verse na yun sa Matthew 27, nag-complain. Sabi niya, sabi nila, "Have we not prophesied in thy name? And in thy name, we done many wonderful works." Nagpalayas pa ng mga demonyo yun. Anong sabi ng Panginoon? "I never knew you. Depart from me, ye that doeth iniquity." I never knew you. Depart. Kilala nila ang Panginoon. Pero wala po silang tamang relasyon. Kailangan po natin relasyon, hindi po relihiyon. Okay. We need a Savior. Okay? Number your days, for they are few. Okay, number two po. 3 points lang ito. Isang oras pa ako, Pastor. 30 minutes. Submit yourselves to God. Una, seeking God. Okay? Seeking God. Number two, submit yourselves to God. I-submit po natin, okay? Yung sarili natin sa Diyos, okay? James chapter 4, verse 7. James chapter 4, verse 7. Okay? Ano sabi doon? "Submit yourselves, therefore, to God. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you." Submit po. Yung word po na submit, from the Greek word, hupotasso. Hupotasso. Okay? Primarily, a military term. Ito po ay military term. The word submit, it is a military term. Okay? So, to rank under. Okay? To rank under. So, to put into subjection. Ito pong submit na to, itong word na to. To put into subjection.
Yun ang meaning yan. In military, may kasabihan sa military, you know, obey first before you complain. Kasabihan yan. Okay? Okay? Before you complain. Doon sa Diyos po, wala pong complain. Obey lang. Obey lang. Alahanin nyo, in believers, members of this church, in every obedience, there is a corresponding blessing. In every obedience, there is corresponding blessing. Okay? But sa disobedience, mayroon din yan. Mayroon din bayad dyan. Oo. Nandiyan po ang chastening, etc. Alam niyan. Okay? Sabi po ito sa obedience is better than sacrifice. Okay? Okay. Submit yourselves to God. Okay. May sub-points po ako. Submit your will. Submit your will. Okay? Para po natin ma-utilize yung mga oras natin. Sabi nung service, number your days. Sa ating title, number your days, for they are few. Kukunti na lang. Ako po, 52 na ako. Oh, nung nandito ako, bata pa ako eh. 30 lang ako, pastor, nung nandito, na naghukay tayo, bata pa, 30 siguro. Oh, ngayon, 52 na ako, napakadali. Ay, sabi ng mga 72 ang buhay ng tao eh. Yung 20 years, ewan ko pa kung aabutin ako noon. Ha? 18 years. Napakadali na noon. Number your days for the airfield. Oh. Okay. Submit your will to God. Sabi nga po, submit, it is a military term. Okay? Luke chapter 11, verse 2. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven and so on earth. So, thy will be done. Not your will, not my will, not your will, but His will. His will. Okay? So, marami po tayong gusto eh. Marami po tayong ambisyon eh. Marami po tayong gustong abutin o mangyari sa buhay. Oh, but not your will, His will. Submit yourselves to God. Number your days, for they are few. Ano pa? Letter B. Submit your finances. Submit your finances. I know, tinuturuan po tayo ng ating pastor. Gawa ng maganda na. Kung hindi po tayo nagsasubmit siguro, hindi po ito magkakaganito. But paalala lang po ito. Follow up lang po ito because ang tao po ay talagang malilimutin. Malilimutin po ang tao. Alam mo, yung pastor namin sa UAE, siya po yung siya yung nag-start doon, no? Siya yung kasama ni Pastor Abante nung nag-start sila nung yan, yung sa Santa Ana. Isa siya doon sa mga talagang mga estudyante pa sila. Ano yun? Ang ganda ng sweldo. Nagkaroon po nung ganito yung malilimutin. Alzheimer disease. Ang laki ng sweldo nun. Almost kalahati. Million. May sweldo yun. Papalit-palit siya. Yung Land Cruiser na malaki. Yun ang sasakyan niya nun. Yung po pinagagamit niya sa akin, pinarunundo namin. Tapos, after 2 years, pinalitan niya nung Lexus. Ganun din eh. Pinagamit sa amin, pero nagkaroon po siya ng pagiging yung Alzheimer disease. May mga Kristiyano nagkaroon ng Alzheimer disease pagdating sa finances. Kaya po, kailangan natin itong pinapaalala. Pinapaalala po ito. Alzheimer disease pagdating sa... Pero alam niyo ngayon, medyo nakakakawa na sa wheelchair na wala na. Doon po kami natulog noong isang linggo pagdating namin. Hindi na makapagsalita. Kawawa. Bakit po? Habusado sa katawan kasi. May diabetes, nag-i-inject, ang lakas uminom ng Coke, ng ice cream. Kanya po mag-ingat tayo. Wala po tayong
Medyo nalayo ako sa issue, pero kailangan din po eh. Bakit? Pinagkatiwala po itong katawan sa atin nito. Bakit ba tayo naninigarilyo? Hindi tayo naninigarilyo. Umiinom ng alak, di ba? Ganun din yun eh. Yung pong katawan natin eh. Oh, ito, time, pinagkatiwala sa atin. Itong katawan natin, pinagkatiwala din ito ng Diyos. Kanya kailangan po natin itong alagaan. Oh, para magamit natin sa Diyos. Di ba? Okay, balik po tayo. Medyo ako nalalayo. So, pinasadahan ko lang para ano po, ano. Okay, submit your finances. Okay, Luke chapter 12, verse 21. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Okay? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Okay? Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above. Okay? Not on the things on the earth. Acts chapter 2, verse 44. And all that believed were together and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men as every man had need. So, okay? Submit your finances to God. Okay? So, ito po ay self-explanatory at hindi na natin kailangang ipaliwanag pa. Oo? Malakay 3:10. Di ba? Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Okay? So, okay. Letter C, submit yourself. Ano po yung una? Submit your will. Submit your finances. Submit your future. Yan. Your future. Okay? I-submit po natin sa Diyos yan. Because hindi po natin alam ang bukas. Okay, Mark chapter 1, verse 16. Now as he walked by in the Sea of Galilee, he saw Simon, ang Panginoong Jesus po yung nakita, si Simon, and Andrew his brother, casting a net into the sea, and they were fishermen. Okay, verse 17. And Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Okay, Mark, verse 18, and straightway they forsook their nets and follow him. Verse 19, and when he had gone and a little farther thence, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who also were in the ship, mending their nets. Verse 20, and straightway he called them, and they left their father Zebedee in the ship with a hired servant, and went after him. So, ano po ang ginawa nila ng mga tinawag ng Panginoon? They left their profession. Iniwanan nila yung profession nila. Ano po ang profession nila? Mangingisda. Hindi lang po ito basta mangingisda. Oh, may mga bangka sila. Oh, sila po is yun yung kanilang trabaho. Fisherman, but hindi po ordinaryong fisherman to. Oh, marami itong mga bangka at may mga nets. Okay? So, businesses, sabihin na natin business nila yon. So, iniwanan po nila yan. Okay? Iniwanan nila yan. At anong ginawa nila? They submit their future to God. They submit their future to God. Ganon din po tayo. Oh, i-submit po natin yung ating mga future o yung ating buhay sa Panginoon. Oh, bakit? Siya po ang bahala dyan sa buhay mo. Okay, kasi sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iwanan. Pangako po na Diyos yan. Oh, okay, letter D, puro submit po ito. Submit to the pastor. Okay, submit to the pastor. Okay, paano po ba natin ma-utilize itong mga oras na nalalabi sa atin? Okay, because the days, ano po ang sabi naman? Number your days, for they are few. According sa atin, submit your will, submit your finances, submit your future, submit yourselves to the pastor. Okay? Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 13, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. Likewise, ye younger, submit yourself unto elder. Huh? Elder, ye all of you be subject one to another and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Jeremiah 3:15,
and I give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge, with understanding. Ang pastor po is gift from God. Regalo ng Diyos yan. Kaya dapat po natin i-treasure yan. Oh, hindi po, binigay ng Diyos, napakaklaro po, and I give you pastor. Regalo po yan ng Diyos sa atin. Which shall feed you with knowledge and understanding. Oh, regalo ng Diyos. Oh, kaya huwag po tayong, kung ano sinabi ng pastor, sumunod po tayo. Lingkod po ng Diyos yan. Okay. Galang po natin. Mahalin po natin yan. Okay? Oo. Okay. Ano pa? Submit our lives in daily basis. Puro submit po ito. Oo. Submit our lives in daily basis. Luke chapter 11, verse 3, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. In verse 4, and forgive us for our sins, for we all also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Day by day, give us day by day our daily bread. Okay? Every day po ng buhay natin, ibigay po natin sa Panginoon. Oo, sa umaga, itong buhay na ito, Panginoon, ikaw ang mag-lead sa akin, ikaw po ang mag-ingat sa akin. Lahat ng gagawin ko, ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ko. Oo, sa una pa lang, o pagkagising pa lang po natin, submit our daily life in daily basis. Okay, sa mga bata, mga children, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay? Deuteronomy chapter 5, verse 16, honor thy mother and thy father, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, maraming bata rito, obey your parents in the Lord. Ito lang po ang ang kautusan na may kasaling pangako, prolong. Oh, habaan pa. Oh, number your days, children, mahaba pa dahil bata pa kayo eh. Oo. Number your days. Okay? Saan pa? Yes, tatlo po yan, no? Ano yung una nating point? Seeking God. Okay? Seeking God. Number two, submit yourselves to God. Okay? And number three, soul winning. S din ito, soul winning. Hindi po pwedeng mawala. Oh, soul winning. Oh. So, Acts chapter 2, verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that name Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Acts chapter 2, verse 37. Okay. Now, when they hear this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Okay. What shall we do? Sabi Acts 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent and baptize every one of you in the name of the Lord Christ for the remission of sin, for ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay? Repent. Sabi po mga first-time visitor, kailangan po ang repentance. Oo. Repentance is integral part of salvation. Sabi mga first-time visitor, kailangan po magsisi. Repentance means change of mind. Change of mind. Kung dati kang, alimbawa lang po, chick boy, nagsisi ka, yan. Kung dati kang chismosa, kung nag-repent ka, because hindi, kahit tanggapin niyo ang Panginoon, hindi po papasok ang Panginoon kung may kasalanan. Repentance. Napakahalaga po yan. Integral part of salvation. Okay, kailangan po natin. Okay, verse 39, for the promise is unto you and to your children, to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. And they that gladly receive his word
were baptized. No? And at the same day, they were called unto them about 3,000 souls. Oh, napakahalaga po, soul winning. Okay? At I believe, ito pong charge na ito, marami na po, no? Pastor, mga marami na, no? Ilan po yung attendance dito? Ngayon, dami. More than 100 po ito. Oh, noon kami siguro, mga kalahati lang ito, Pastor, eh. Nung nandito po ako, kalahati lang. At I believe, tuloy-tuloy po yung ating pag-soul winning. Oh, pero ano, sabi ko po ulit, kailangan po yung paalaala. Kaunti po yung kaunting ano, paalaala. Dahil tayo po kuminsan nakakalimot. Okay? Sabi po dun sa Luke chapter 14, verse 23. And the Lord said unto the servant, go unto the highway and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Ginamit po ng Panginoon yung salitang compel. O kailangan na lang, pilitin po natin. Pilitin natin, kailangan na lang hilahin natin sila. Kailangan na lang, kung kailangan hilahin natin sila para makapakinig po ng salita ng Diyos, gawin po natin. Sabi niyang makulit, okay. Ayos lang. Basta madala, bakit? Pananagutan po natin sila. Alam niyo, marami na po akong pananagutan sa Panginoon. Yung isa kong tao, nung ginagawa namin yung may project kami sa Batangas, isa kong tao yun, tao ko, no? Gabi, inaya nung kanyang kasama, alam nyo naman, nasa barracks na, natutulog na, inaya siya. Alam nyo naman, no? Toma, mga trabahador, inaya siya, tulog na. Nakainom sila, after uminom, lumabas, doon sa highway, sabi nung kasama niya, CR lang ako, jingle lang ako doon sa tabi. May dumanabas, may biglang kumalabog. Pagtingin niya, nawala na yung kasama niya. Tinamaan ng tritran, no? Southern Tagalog, yung tritran. Sabog ang utak. Tulog na yun. Naku. Alam niyo, marami na akong pananagutan sa Panginoon eh. Yung ating mga kakilala, kamag-anak, pag hindi yan, namatayan ng walang pagkakilala sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, pananagutan natin yan. Soul winning. Compel them to come in that my house may be filled. Hindi po basta ayain. Ang sinabi po ng Bible, ginamit ng Bible, compel them to come in that my house. Na-invite mo, ayaw, huwag mong tigilan. Ayaw mo magalit. Baka makulitan din yan. Baka talaga maligtas yan. No? Compel them to come in that my house may be filled. The harvest truly is plenteous. Oh, great. Ang dami po. Okay. Number 4. Ayan po. Last point na po ito. Ano po yung una? Seeking God. Okay. Seeking God. Ano po yung pangalawa? Submit yourselves to God. Number 3, soul winning. Okay, and then, puro S po ito. Speak to Him consistently. Speak. I mean, prayer. Prayer po tayo. Isaiah chapter 55, verse 6. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Call ye upon Him or speak to Him consistently while He is near. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Pray consistently. Ano po ang sabi doon sa Jeremiah 33? Familiar verse? Call unto me. Di ba? Call unto me. Utos po yan. Tawagan mo ako. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me. Call upon Him while He is near. Pray without ceasing. So the prayer power has never been tried to its full capacity.
if we want to see mighty wonders, sabi po ito ni Hudson Taylor, isa po itong evangelist doon sa China, the prayer power has never been tried to its full capacity. If we want to see mighty wonders of divine power and grace wrought in the place of weariness, failure, and disappointment, let us answer God's understanding challenge. Challenge po ito sa atin ng Diyos. Call unto me, and I will answer thee. Tawagan mo ako, kausapin mo ako. Oh, okay? So, ito po is example, si Jabez, no? Okay. Si Jabez, doon sa Chronicles chapter 4, verse 9. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Now, verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and it may not grieve me. And God granted him with which he requested. Okay? Letter A, he believe in God of Israel. Believe means nananampalataya po, hindi po naniniwala, because the Bible, pag nakakita kayo ng believe, ang original translation po niyan, to have faith, nanampalataya. Okay? Or to trust, nagtiwala. So, during those days, believing in God of Israel was not as popular as today. So, he believed in a personal prayer to God, si Jabez. He believed in a personal prayer to God. He believed that prayer to a child of God means personally communicating with a heavenly Father. Oh, goes through Christ. Okay? So, he believed that only God could bless him. Huh? Only God could bless him. Although, ang demonyo, kaya rin po magpala. Huh? But yun talagang blessing po is galing talaga sa Panginoon yan. So, this is important because Satan also offered blessings to men. Jabez believed that all the blessing comes from God. Tunay na blessing, galing po yan sa Diyos. So, he did not hesitate to come to him in prayer. Hindi po siya nag-hesitate. Dito si Jabez, he believed that only God could guide him. Siya lang ang makakapag-guide sa atin. Okay? And in thine hand might be with me. How blessed God's children are of the... For the hands of the Almighty guides them. With His guiding hands, we are not only assured of protection and direction, but also of eternal security. Okay? So, protection. Alam mo, experience ko po ito. Because dun po dun sa dun sa church namin, yung Al-Ain congregation, napakalayo po nito. Oo. Napakalayo. Ito po ay, kung galing ka na, Dubai po, nandun po sa Dubai ang trabaho ko. Oo. And then, kailangan ko pang mag-travel. Tumatakbo ka ng 120. Isang oras at kalahati yan. 120. Nung hindi pa po binabago yung speed limit, pag dumiretso ka ng 140, dire-diretso, ano po yan? All 1 hour. 140. Binago kasi marami po na aksidente. Oh, so 120, 130, okay, and 1.5 hour, 115, nakakadating po ako doon. Oh, Webes ng gabi, alis na po kami ng Dubai, at doon na kami matutulog. Service po yan, but dagdating ng Biyernes, sila nagsasaturate, pero nagsasaturate pa rin po ako pagkatapos ng service. May service kasi ng umaga, schedule po namin is 10 o'clock, mag-start na kami. Friday school, wala po sana, Friday po yung aming ginagamit doon, ano? Friday, alis na kami dyan. Mag-start na kami. 10:30, Friday school. Matapos po yan, mga 1:30 hanggang 2. May tanghalian din po kami ron para hindi na umuwi. Yung iba, ano? And then, break time. And then, prayer. Doon na rin namin ginagawa yung prayer meeting namin sa hapon. May devotion. Yung mga men, pinag-preach po namin doon. Mm-hmm. Matapos po yan, mga 6. Oo. And then, yung man nagka-choir, practice ng choir yan, kami, sinasama ko yung ibang men na hindi nagka-choir, ako hindi ako pupwede sa choir din. Hindi ka ako pwede yung boses ko dyan. Sama ko ng dalawang tao, tayo yung mga hindi nag-choir, saturation po kami yan. Oo, para may ma-follow up doon sa next Friday. Oo, so nakaka-uwi kami yan, 10 o'clock, 11 o'clock. Mm-hmm.
Oh, okay yun. Okay po yung Friday. Marami pala yun. Marami kang kasabay nung pauwi. So, nararanasan po, lalo na pag Sunday naman, ayan po, alas 5:30 hanggang 5:30 yung trabaho ko. Alas 5:30. So, 6:30, nakakaalis kami ng Dubai. Takbo na naman yan. 8:30, meron po kaming service. Because Sunday, hindi po namin natin pwede kalimutan yan. That is the Lord's Day. Oo, hanggang 10 yan. Oo, 10 yan. So, 10:30. Ang ganyan. Minsan, naghahatid pa po kami dahil wala namang sasakyan yung mga malayo. Kasi 11 na rin kami nakakaalis. So, mararanasan mo rin yung pagod eh. Aantukin ka. Oo. So, nakikita ko puro yung protection ng Panginoon eh. Bakit? Minsan, tumatakbo ako ng 140. Konti na lang yung bukan ng mata ko. Konti na lang. Oo. Buti ka mo, wala akong katabi. Oo. Yung mga na-aksidente ko na nakikita ko sa daan, lumalagpas po sa bilis ng nandun sa kabila. Ang lalaki ng mga kotse noon, yung mga Land Cruiser na V6, V8. Pag bumaliktad dyan, andun sa kabilang lane. Ang lalapad po ng kalsada ron. So, nandun po yung protection ng Panginoon. Yung guidance ng Panginoon. Oh, minsan, pag mag-winter, naranasan namin yung zero visibility. Oh, wala ka talaga makikita. Wala ka makikita. Zero. Hindi ka naman pwedeng tumabi. May nangyari doon minsan, nagka-aksidente. Nung nirescue, nabangga na naman yung ng rescue. Wala talaga ang kapal. So, minsan naranasan namin yun. Mga twice yun, no? Diretso lang. Ang takbo ko, 20 lang ata. 20. Kahit yung ilaw ng poste, hindi mo makita sa kapal. Ay, ang lalakas nyo, yellow yun, ano? Hindi mo talaga makita. Oo, 20! Madaling araw na talaga kami nakarating ng Dubai. Oo, natis yung mag-change yung weather doon. Ang kapal talaga ng fog. Bundok po kasi yung alin, ang taas nun eh. So, doon ko nakita yung protection ng Panginoon. Oo, minsan naman, nakapikit ako. Seconds lang. Naramdaman ko na yung mga bakal-bakal sa gilid. Naranasan ko na. Napapikit ako eh. Buti, nung nakabig ko. Nako, nandun ako sa gilid. Sabi nung kasama ko, patay mali siya. Saan na tayo? Malapit na tayo sa langit. So, nandun po ang protection ng Panginoon. Protection. Okay, so, he believed, balik po tayo kay Jabez, no? He believed that God, that only God could bless him. He believed that only God could guide him. Him and that thine hand might be with me. How blessed God's children, no? Ito yung kanina, no? The hands of the Almighty guides them. Oh, andun po ang pag-iingat ng Panginoon. Okay? Next po, letter A, he believed, si Jabez, he believed that only God could save him from evil, and thou wouldest keep me from evil. Sabi ni Jabez. Okay? In prayer po, no? Nung nag-start po kami ng gawain ng Panginoon doon, pangalawang attempt ko na po yun. Yung unang attempt ko ron doon sa Alain, sabi ko, yun talaga, niluhod ko yun eh. Ang gusto ko itong lugar na to eh. Oh. Ay, noong 2008, oh, bago yung sasakyan ko. Grand Vitara, ano yun? Four-wheel eh. So, parang gusto ko lang takbo-takbo. Bible study ako ron. Pero yung nasa puso ko siguro, yung gusto ko lang gamitin yung sasakyan ko ron. Nag-fail po yun. Hindi po yun nag-materialize. Oo. Pero yun, nung yun, no, doon sa pinsan ni Mrs., yung pinsan kasi niya, med-tech siya doon sa isang malaking hospital doon. Yun yung pinakamagaling na pagdating sa cancer, yung mga hari, doon po nagpapagamot. Okay? So, yung asawa niya, yung pinsan mismo niya, sabi niya, parang siya yung nagpatigil ng Bible study ron. Hindi naman niya sinabing direkta, pero nasave yung asawa niya. Pero kinabahan ako. Bakit? Bible study. Gawain ng Panginoon. Okay? Basta kinabahan lang ako, sa akin lang. So, after kung ilang taon, 2 years, after 2 years, may opportunity na naman, isang kasama namin sa church,
yung nanay ko nandun, maraming kasamahan yun sa cleaning. So, nag-start, second attempt na po yun. O, yun na po yun ngayon, ano? Yung po, tuloy-tuloy. Bago kami start, nabalitaan ko yung asawa nung pinsan niya. Doon po kami nagba-Bible study. Nasa ICU. Alam niyo yung sakit ni Rudy Fernandez? Pancreas. Nasa ano, sa ICU. Ang daming ano. Sa ano, walang problema eh. Kasi libre. Empleyado yung asawa niya eh. Sabi ng doktor, wala na. Pancreas eh. Yung kapatid ko, yung nanay, parang ganun yata, ganun din yung kinamatay ng kapatid ko. Yung nanay ng pamangking ko, ng isa. Ganun eh. Pinasyala namin. Sabi ko sa kanila, alam nyo, nung pinatigil nyo yung Bible study, although hindi mo naman sinabi, kinabahan ako eh. Parang may mangyayari. Oh, gawain ng Panginoon, iyak yun. Iyak yung asawa niya. Oh, pero, hingi tayo ng awa sa Panginoon. Baka kaawaan tayo. Mantalangin tayo. Malay mo, kung kaawaan tayo. Oo, iyak siya. Sabi niya, tanggap ko na naman kung ano mangyari. Kasi wala na talaga. So, nanalangin po kami. Humingi kami ng awa sa Diyos. Pastor, hindi ako naglayhan. Hindi ako naglayhan, Pastor. Ha? Panalangin. Simple panalangin. Hingi ako ng awa sa Diyos. Oo. Marami rin. Yung pare, so unbeliever. Pati pare, dinala niya ron. So, pati yung isang ano, Baptist, nag-pray din. Oh. Yung kinano, yung sa kina yung sa ano, kanina yung pinagkikwentahan po natin, Ate Letty, nag-pray din. So, nabuhay po yun. Nabuhay po yun. Miracle yun, nagkaanak pa. That is power of prayer. Nabuhay. Tatlo siguro, may dalawa pa akong pinag-pray. Kaya lang, wala na, Pastor. Talagang yung isa, asawa ng PBA player, Pastor, nung 80s. Taga-Tanduay, bata ni Freddy Webb. Masawa siya ng PBA player, hiniwalayan siya, pero nag-asawa ng iba yung PBA, kahit hindi man ganun kagat player. Eh. Oo, nandun, kaya lang, sabi, pagdating namin, wala na eh, talagang ano na siya, wala na eh, naghihintay na lang, kasi manas na talaga. Wala na. Oh, sumagot din ng Panginoon, di ba? Gusto na siyang pagpahingay ng Panginoon. Di ba? So, yun po. So, the power of prayer. Si Jabez, Hudson Taylor. Si Hudson Taylor po, papunta siya sa, papunta siya ng China noon. Galing siyang England. Oh, papunta siya ng England. Nakasakay siya doon sa bangka, doon sa isang lansya. Oh, nakita niya yung kapitan. Oh, pabalik-balik doon sa gilid. Oh, sabi ni Hudson Taylor, ano ba, mukhang balisa ka. Oo. Dahil walang hangin. Oo. Ngayon, itong bangka natin, nadala na ng current. Ang lakas ng current. Pag tayo sumadsad dito, wala na tayo. Pag sumadsad po ang barko, hindi mo na mahihila yan. Kasi low tide, no? May mga bahura yan. O, yung reef. Okay? So, ang ginawa ni Hudson Taylor, ilan tayong believer dito? Sabi sa kapitan, apat po yan, apat po tayo. May dalawa akong crew, ako at saka ikaw. Okay, manalangin tayo. Anong ginawa niya? Nanalangin po sila. Pagkatapos ng panalangin, sumimoy bigla yung hangin. Oo, na-deliver sila, nakarating sila ng China. That is the power of prayer. Speak to Him consistently. Okay, so conclusion na po tayo. Ano po? Seeking God? Ano pa yung pangalawang S? Submit yourselves to God. Soul winning. And then, speak to Him consistently. Okay, conclusion na po tayo. Verses natin po ang aking conclusion. Ephesians chapter 5, verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Colossians chapter 4, verse 5,
walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Okay? James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? I mean, first time visitor, what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Okay? Proverbs 27, verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Lord, teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom. Teach to number our days, for they are few. Salamat po na marami. Tawagin ko po si Pastor. Amen. Tayo pala tayo tumayo. Simply po, teach us to number our days. Napakaganda po, no? Nang naibigay po sa ating aral. So, hindi ko po alam kung paano po kayo kinausap ng Panginoon. Sabi diyan, you seek the Lord, you speak to Him, you submit to Him. No? At syempre po, huwag nating ipagdamot yung pananampalataya ang ating natagpuan sa Panginoon. Kaya tayo po yung mag-soul winning. Yumuko po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa amin pong narinig na mensahe. Salamat po kay Preacher Jojo. Alam ko po, Panginoon, naging napakalaking bahagi po siya ng gawain mo po dito sa Marilao. At kami po yung nagagalak maging doon sa lugar na kung saan mo po siya, Panginoon, inilagay para maglingkod sa inyo, ay patuloy mo pa rin nagagamit. Kaya, Panginoon, nalangin ko po patuloy mo po siyang gamitin pa. Kanya po may bahay, kanya po mga anak, at ang mga kapatiran doon po sa lugar na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. You continue to bless them, Lord, as they serve you. Kaya ngayon, Panginoon, naway naging challenge sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na laging meron pong pag-asa sa iyo. Laging meron po kaming dapat expect sa inyo po. Kaya, Panginoon, nalangin po kami ngayon, ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangusap at umamon sa inyo po, mga anak. At kung ano man po, Panginoon, mensahe na dala mo po, kung ano man po, Panginoon, ang hamon na binibigay mo po sa bawat isa, naway dito po sa altar, amin po ilapit yan. At sa mga hindi pa po nagkakaroon ng katiyakan ng langit, iligtas mo po sila ngayon. Sa pamamagitan ng kanila pong paghingi ng tawad ng kanilang mga kasalanan at pagbubukas ng kanilang puso para tanggapin kayo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya Panginoon, sa amin pong panyaya, ikaw po ang kumilos po. Ito po lahat, Panginoon, ay aming hiniling. Salamatan sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo ko nakapigit, ewan ko po kung ano mensahe sa inyo. Pero would you come, if you think and believe, na merong mensahe ang Diyos sa iyo ngayon. Halika rito. Sige po. You just push your way to the altar. Sige po. Dito. Amen. Amen.
mapagpala namin, Diyos. Salamat po. Sa mga anak mo po nasa altar po ngayon, Panginoon, pinupuri ka po namin. Patuloy nga po kayo nangungusap sa inyo po mga anak. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat kay Preacher Jojo na ginamit po po, Panginoon, para magbigay hamon sa amin. Kaya, Panginoon, tuloy nga po, minsan pa, amin na naman narinig na patunayan sa pamamagitan ng mga patutuo po ni Preacher Jojo na kami po, Panginoon, ay merong isang Diyos na totoo. Diyos na nag-iingat sa amin. Diyos na tumutugon sa bawat panalangin namin. Kaya, Panginoon, salamat po. Hindi po kami nagkamali noong araw na kami po ay gumawa ng desisyon na ipagkatiwala ang buhay namin po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay, sa pagkilos mo po sa amin, sa gabay, pag-iingat at proteksyon, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Kaya naman po ang mga nailapit po ngayon dito po sa altar, bigyan mo po, Panginoon, ang katugunan nito. Pinupuri ka po namin. Ito po lahat ay aming hiniling salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alam niyo po, napakaganda po ng mga nasabi po sa atin ni Preacher Jojo, ano? Especially doon po sa parte ng speak to him. Amen? Ngayon po, mga kapatid, na alam niyo po yung burden ko po ngayon, si Sister Lalaine. Sister Lalaine, alam niyo naman, no, meron po siyang medyo hindi maintindihan na karamdaman eh. Na alam ko naman, Sister Lalaine, ay patuloy ngang nagtitiwala sa Panginoon. No? Pero dahil nga doon sa mensahe, parang napakikinig ako kay Preacher Jojo, yung speak to him. Bakit kaya, no, bilang isang church ngayon, panalangin lang natin po, Sister Lalaine, na kahit po mga 1 minute lang para sa kanya pong kagalingan physical. Pwede ba yan? Lalaine, pwede ba? Hindi ka nga rito. Medyo escortan ka ni Nail. Hindi ka dito. Hindi ka dito. Tumayo ka dito sa harap. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Kasi ina-advise siya mag-chemotherapy eh, ng doktor. Oral ba yon? Oral. Oral. Nga lang, sa kalagayan niya po, marami pong mga baka maaaring sirain ng mga internal organs niya pa po. Pancreas, ano ba? Kidney. So yun, magiging parang consequence ba? Pero makakatulong sa kanya yung chemo. Ano po? Na? Kaya mga kapatid, idulog muna natin sa Panginoon. So whatever, no, the will of God for her, nahayaan mo, nakausapin siya ng Panginoon. Bigay sa kanya kung ano nararapat na gawin. So Lalaine, dito ka nga sa gitna. No? So tayo po yung muko, mga kapatid. Just 1 minute, then I will close sa prayer po.
Tapos ako. Sige pa tayo po yung manalangin. Iling ko po si Pastor si Richard Jojo. Mag-pray. Tapos akin pong tatapusin ang panalangin. Okay. Tayo po yung manalangin. Tangilang Diyos, maawain. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo. Papakumbaba. Humihingi po ng iyong awa, Panginoon. Kasi sa iyong laawa lang po kami umaasa, Panginoon. Sabi mo sa Jeremiah, sa Lamentation 3, it is of the Lord's mercies that we are all consumed. His compassion fail not, for they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kami po lumalapit sa inyo. Lord, inilalapit po namin aming kapatid, Sister Laling. Kami po inyong, siya po inyong kawaan. Humihingi po kami, Panginoon. Kahit kaunti lang po, kahit kaunti lang awa, Panginoon. Siya po yung pagalingin. Wala po kami magagawa. Sa iyo lamang po, bagat ko po yung great healer. Kung nagpagaling ka, Panginoon, during your earthly ministries, ikaw pa rin, Panginoon, yung nagpapagaling ngayon. Pagkat hindi ka po nagpabago. Salamat po, Panginoon. Ito po inyong pangako. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Iniklaim namin, Panginoon, yung pangako. Lord, kaawaan mo po kami. Kaya inihingi namin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po kami, Panginoon, na malapit po sa inyo at meron pong iisa at nag-iisang kahilingan po sa inyo. Ang bawat member po ng church nito, ngayon po yung nagkakaisa nga po, sama-samang humihiling po sa inyo ang kagalingan nga po ng aming pong kapatid nila Lain, Panginoon. Kaya Lord, ito po ay tunay na magbibigay kasiyahan, di lamang kay Lain, kundi po sa lahat po sa amin ngayon. Sa lahat ng minamahal po namin, sa lahat ng aming pong mga mahal sa buhay. Kaya Lord, aming pong hiniling ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Sige, Talalain. Thank you very much. Sa inyo po, pumuna po tayo. Amen. Ngayon po mga kapatid, meron po na naman tayong i-dedicate na bagong sasakyan. Amen. Na, ito po ay kay Kay. Tayo ka nga Kay. Marunong ka ba mag-drive? Sige nga tayo. Tayo ka Kay. Yan ang pong pinagkatiwalaan ng Panginoon. Na, kaya kulay pink. Amen. Sa pagpipray po natin yan, sa isasama na natin sa prayer, ang dedication ng kotse na ito, isa pong Toyota Bios. Amen. So, yung ating mga ushers, sige, ikot na kayo dyan. Ngayon mga kapatid, no, nakita niya, andyan na po yung aircon, ano po. Imagine niyo lang muna po na giniginaw kayo ngayon. Yan, ginaw na, di ba? Amen. Yan po ay 8 dito sa baba, tapos 2 po doon sa... Hindi pa po kasi na ano eh, na kinakabit pa lang po, ipinormal lang po pa dyan para makita kung saan po talaga siya nababagay. Na, pag-pray niyo po, na kasi ito, siguro mga 2 weeks, magkakabit na lahat yung mga compressor niyan. Na, ang isang pag-pray natin maigi po, yung ating magiging linya na po dito sa papuntang Meralco, yung 3-phase po natin. Na tamang-tama po yan, na bago mag-Disyembre, malamig na po tayo dito. Kahit wala yan. Amen? Kaya mga kapatid, ano, nakita niyo po, no? Gusto ko po lahat, tayo po ay malamigan. Gusto niyo ba malamigan? Amen. Ang ayaw ko, manlamig kayo. Gusto ko malamigan kayo, pero ang ayaw ko, manlamig kayo sa Panginoon. Amen? Baka naman kasabay ng lamig ng ating bulwagan, eh maging naman panlalamig nyo naman sa pananampalataya. Huwag ganon. Ano po. So, mag-pray din natin si Brother Dennis, no, nandoon po siya sa misyon, sa Pulilan, kay Pastor Kapil mamaya, Youth Revival. Na, kaya si ating Brother Dennis, ano na po ngayon to, revivalist. Amen. Nagamit na ng Panginoon para naman po doon. Okay. Tumayo po tayong lahat para po sa ating kaloob. Yes, si Brother Dennis po ang magpe-pray. Pagkatapos po niyan, magpe-pray ko po rin at iahandog ko po itong Bios. Toyota Bios. Sige po, tayo po ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin.
dakilan Diyos, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa mensahe, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa ginamit niyo pong tagapaghatid ng inyong mensahe. At naunawaan po namin at napaalala po sa amin to teach us to number our days. At Lord, sa bahagi po na ito, sa aming tithes and offering, dalain ko po, Panginoon, lahat po ng magkakaloob, lahat po ng maikakaloob, Panginoon, ay magamit po sa inyong gawain at sa mga misyon po na sinusuportahan po ng simbahan pong ito. Lord, patuloy niyo pong gamitin ang bawat miyembro na patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, sa kanilang mga tinatangkilik. At sa mga hindi po makakapag-participate, dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo po sila, patuloy na pagpalain na sa susunod po na pagkakataon sila po ay makapagkaloob na po ng kanilang mga tithes and offering. Lord, marami pong salamat sa inyo pong papuri, sa inyo po ang kadakilaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po kami, Panginoon, lumalapit po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa isang sasakyan na naman na inyo po pinagkatiwala sa inyo pong anak, Sir Kay. Lord, dalangin po namin na ito nga po, unang-una, magbigay po, Panginoon, ng kasiyahan, kaginhawahan, at ang aming dalangin nga, Panginoon, patuloy na pag-iingat mo po na sa abang daladala po ni Kay ito, sa kanya pong pagbabiyahe, dalangin po rin namin yung mga sasakyan na kanya pong masasalubong ay maging maingat po rin lahat. O ingatan mo po, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala at tiwala na inyo pong patuloy na ginagawa at binibigay, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at ito nga pong sasakyan na ito, Panginoon, ay amin pong inihandog sa inyo po ngayon. Salamat, O Diyos, sa pulat, ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pasalamatan po natin ang napagkaloob. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga biyaya na binigay niyo po sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa kaloob ng aming pong dalangin. Magamit po ito patuloy sa inyong pong gawain, Panginoon. I-bless niyo po ang mga kamay na nagbigay. At sa ganun po ay sila'y patuloy yung napagpalain. At ganun din po sa mga hindi, makasama po namin sa susunod na pagbigay. Salamat po, Panginoon. Sa nakaloob, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sige po, upo na po. Okay po, antayin po natin. Do right. Together now, from the very start, a purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost. Price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right. All the ladies. All together now. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right
when there's no one else to stand by you, do right. When you're all alone, do right, though it's never known. Since you love the Lord, do right, do right, do right, do right. Sige po. Sige po, upo muna po tayong lahat. At sige po, tinatawag. Good morning nga sa ating lahat na. Engineer Jojo, good morning. Preacher Jojo. Jo, natatandaan mo ba ako? Parehas tayo, Pogi, hindi rin nagbabago. 20 years na pala, nagtagal, ano? Pero ikaw hindi pa rin nagbabago. Mas magaling ka pa ngayon, preacher. Amen. Good morning nga, ano? Kaya po ako nandito para naman po mabigyan natin ng konting kaligayahan ng ating mga young people. Hindi kagaya dati na puro yung young people lang nagbibigay ng token para sa mga adult ladies, sa mga adult men. Ngayon naman, babawi naman kami. Amen? Amen. Hindi pamatayin ng langaw ang ibibigay namin sa inyo. At hindi mga lalagyan ng patis o kaya toyo. Hindi nyo makakalimutan na habang buhay. Amen? Amen, adult ladies, adult men? Ganon kami kagalante, hindi kagaya nyo mga barat. Andito na pala ang ating magandang adult ladies, President. Tinatawagan ko po yung mga young people natin na magaganda at mga gwapo. Yung aming pong member, ano po, pasensya na po kayo kung meron po kaming bisita dito na adult ladies and young men, hindi po kayo kasama, pasensya na po kayo. Tinatawagan ko po yung mga young ladies at mga young men natin dito sa harapan para naman mapil nyo yung aming token. Amen? Amen, adult ladies, adult men? Nasaan na kayo? Ayaw nyo ba? Baka magbago isip namin. Picture? Alisin ito. Oy! Kain na ito. Ako saan ka? Sa... Hindi ka guys sa inyo, puro plastic. Sino pa wala dyan? Jack! Sino pa wala? Taas ang kamay, lahat meron?
taas sa kamay. Taas niyo. Para hindi yata kayo nasiyan sa bigay namin. Yan po ang regalo po ng adult men saka adult ladies sa inyo. Pwede nyo na pong buksan kasi mas exciting pag binuksan nyo yan. Sabihin nyo, wow, ang galing. Di ba? Amen? May pera yan. Amen. Hanapin nyo. May nakaipit na pera yan. Pag-uwi nyo, hanapin nyo, pag-uwi nyo. Hindi nyo, baka hindi nyo makita eh. May pera yan, kaya ganyan. Okay? Amen? Amen. Ano ba sasabi nyo? Thank you po. Baka, Presidente. Sige po, ano po eh, hugis lagayan ng patiso eh. Pala. Sige po, salamat po, di kayo gumante. Apo. Huwag po kayo mag-alala. Iibahin na po namin yung bibigay namin sa inyo sa susunod po na Mother's Day at Father's Day. At marami po salamat sa ano po, sa inyo pong hiniandog po na ito po. Ito po makakatulong po kung gagamitin. Kung gagamitin po, magiging makakatulong po sa paglago namin bilang Kristiyano. Apo. Wala po, nakakalat lang po ito. Ngayon po, nagpapasalamat po kami on behalf of Young People's Organization. At syempre, napaka-special po nitong notebook na to. Meron pa ang pirma ng ating mahal na pastor. Yan ang binabayaran dyan. Yung pirma natin ni pastor. Opo. Walang halaga. Di ba? Opo. Yung pirma. Amen? Opo. Marami po salamat. At saan nyo po ang young people patuloy pong magpapatuloy po sa paglilingkod. At patuloy nyo lamang po kaming pag-pray. Kasi po, napakadaya po namin, no? Talagang masaya po pagka napakadayang young people, lalo na pagka nakikita mo talagang nagpapatuloy po sa Panginoon. Amen! Yun lamang po. Hanapin nyo talaga, may pera yan, ha? Walang sige biro, po, hanapin ha? Po namin. Baka kala nyo, nagbibiro ako. At bago po lahat, may magsasalita po yung ating presidente na adult ladies. Papasalamat. Pasalamat ka! Magandang hapon po sa inyo. In behalf of adult ladies, nagpapasalamat po kami sa YP din. Dahil yearly, pag-celebration ng Mother's Day, ay nandyan po sila para kami ay i-recognize bilang mga magulang. So, pasalamat YP at sensya na, ngayon lang kami nakaganti sa inyo. Ayan nyo ay next year ulit, paghahandaan namin yung Youth Day nyo. So kami naman yung magbibigay din sa inyo. Isasama sa budget. So yun lamang po at maraming salamat po. Naiya ka pa magsalita ha? Naiya pa yan. Kaya adult, young men, young ladies, maraming salamat sa inyo. Pipicture ba kayo? Atay mo na ha, sandali lang ha. Give me 2 minutes. Bago po sila mag-feature, inaanyayaan ko po si Preacher Jojo dito sa harap. At meron po kaming munting handog po sa inyo. Engineer Jojo, tanggapin mo to ang love gift ng simbahan na to para makabawi-bawi naman sa'yo. Alam niyo po, si Jojo, isa po sa giver po ng church po namin to, doon po sa kabila. Kaya po hindi ko po makalimot doon sa engineer eh. Engineer, maraming salamat. Sana kagaya mo na rin akong preacher, no? Bagay ba? Bagay. Maraming salamat, Brad. Thank you. Kaya magandang tanghali sa ating lahat. Picture na po sila. Thank you. Picture daw, picture. Kasama tayo? Kasama pa kami? Kasama pa kami? Okay. Pastor, Pastor, tara po. Sama daw kayo. Picture taking, Pastor. Tsaka po, Preacher Jojo.
Ayan po. Ay po, salamat. May Sunday school ba? Declare ko na lang.